Wag mo lagyan ng ano, space, baka may space. I hate you a lot now. But then you always do it when I want to do it. I can already do it, bro. I'm mad at you. There you go. Get ready, Logan. Are you ready? Yes, I am very ready and I am very excited. Because I like power. Go. Oh, this is easy. 7. There's 7. Good job. Same answer. Same. Good job. I know these answers. Nakailang laro ka na ito, ha? Dalawa na. Three now, kasi nilalaro ko na ito. False. Ooh, memorize ang sagot. Nami-memorize ko eh. Easy din naman ito eh. True. Didn't load in. False! It is false! Not that! Okay. Okay. What is it? I already thinking this is already false. When it first is gonna show up, I thought it was gonna be false. But it is false. Wow. My score! It's so much! I wonder. This is true. Mm-hmm. I'm a pure genius. You really are a genius. This is way too easy. No wrong score, May. False. That is false. Dapat siguro i-accelerate ko to si ano no, Zia no. Too easy. Counts too easy for me. I-upgrade yung pampastoral. Helping hand ko kagad. Wow. Excuse me, I'm not 50. I'm just too smart for this. Hold you're kind of dumb, but I'm too smart for this game. So this is why I like it. John, chat mo nga si Johanna Jam. Sabihin mo i-ano, i-chat niya si ano, John Bert ba or si Ara. Wala, si Johanna lang daw. It's loading! Two. Oy, meron ng timer? Yes. To think quickly this time. Buti na lang. Cannot take a while. Mommy Dino. But it's okay. Mommy Dino is right. It's right. Okay, this is already true. Again, it's true. This is easy. Already true. Too easy. Teacher, are you gonna upgrade the questions to a little harder? Yeah, sure. Okay, that's gonna be too easy. Still gonna be too easy because I'm smart. I'm smart. Totoo naman. Ito, correct na to. True naman. Nice. Next. Ginawa ko tong easy kasi ano eh. Sasagot si Yushi, sila ano. Sila Joy Joy. Kaso di naman sila umaattend.
I'm gonna put... Active din yes. kasi itong batang to eh. Oo. I am very active. Of course. Helpinghan ko na nga yan next year. Saan rin? Ganon agad do. Tapos next year, edi next year, ano na yan, friend. Oo. Yay! 7 years agad. Old. What the? Kaso na mas mahirap sa Pathfinder, no? First place! Nice! First perfection! Place! Okay, let's try another. Oh, memorize mo rin to. Teacher! Yes? Meron ka pa na forget yung i-continue yung ano po natin, school yesterday's yeah. about sleep. Mm-hmm. I remember that. And then After netong exam, itutuloy natin. Sige, so later na lang siguro yung second part. Ituloy na ba natin yung class natin? Okay. So, let's see. And then I'm like the only student here. Yeah, kasi yung yesterday. Classmate mo eh. Hindi yeah. pina-attend. He was there to come.
about anos? Healthy food at saka nag-left na po tayo sa sleep. Good job. Nalala niya. Okay, so ang ating award ay health specialist. So pag sinabi specialist, dapat ikaw ay expert or someone na nag ano tawag dito, specialist sa diyan ka magaling sa bagay na 'yan. So dapat lagi mo siyang ginagawa. Oops, may nag okay, let's go. Sleep. Ayan. Do you know, Zia, why we sleep? Why? I don't know. Natutulog siya. I don't know. We get sleepy. Okay. Tama naman. Because we get sleepy. Okay. Yes. Why do we sleep? Okay, because we are humans and we humans need to, ito sabi sa adult, pag adult kami yan, nila ano ni Ate Mo Jam. Si Ate Mo Jam, malapit-lapit na. Ayan. So kami, kailangan namin ng 7 to 8 hours sleep at night. So 7 to 8, how many, marunong ka na ba magbilang siya ng hours? Okay, if you sleep at 9 p.m. and you wake up at 12 midnight, how many hours did you sleep? 9 p.m. to 12 midnight. Ayun. Hello, hello, hello. Happy Sabbath. Where's baby Dino? Oh, wait natin magpakita si Ella. No, may nag-a-appear na something dito, oh. Hello, may nakatayo sa likod ko. Char. Hello, rinig ako? Yes, we hear you. Clearly. We just need to see your face. Sure. Why not your face? Char. Yun. Wow, bagong gupit. Am I right? 21. Ano 21? 3 hours. Where? Wait, 21 hours though. My brain is not working that much now. Maybe you lack water. 9 to 12. 9, 10, 11, 12. How many hours is that? So you sleep at 9. The count starts when the clock reaches 10 p.m. So 10 p.m., 11 p.m., 12 midnight. How many hours is that? It's three hours. Yeah, you're right. Hi, Ella! Ayan. Si Daddy Dino ba to? Dino din ba yan? Okay, so Ella, we are talking about sleep. Why do we sleep? So adults need to sleep 7 to 8 hours at night. Adolescent is your ate. Your ate needs to sleep 10 hours. So how many hours do you sleep, ate, Jam? 9 hours. I sleep 6 to 7 hours. Oh, 6 to 7. Okay, so ano? Pwede na rin. Depende sa iyong body, no? Kung hindi ka naman naghanap ng ng tulog after you wake up. So, I think that's enough. Next. Can you please, natakpan. Akyat natin. Okay, can you read it, Zia? Okay.
Narinig ko pa rin po teacher na nasa baba yung tire. Okay. We feel sleepy because our body sends signals to our brain that we are tired. Okay. So sino daw yung nagsisignal sa ating brain na pagod na tayo? Ay sa tama. Because our body sends signals, our body na sends signals to our brain. Let's see kung sino yung nagsisignal na yan. No. Also, it tells our brain that it's already dark outside. Ayan. Andito pa rin para si Mommy Dino. Okay. Can you please read it, Ella, yung malalaking letters? Saan ba? Itong adenosine? Yes po. Ito ba? Basahin mo, dali. Asan mo? Adenosine. Melatonin. Melatonin. Mo? Melatonin. Ayan. Adenosine and melatonin. Yan ang... yan ang nagsesend ng signal sa ating brain na tayo ay dapat nang matulog. So, si adenosine at si melatonin ay mga chemical yan sa loob ng ating katawan. Ayan. So, why are you in hell? Okay. So, ayan. Ang melatonin, please look at your skin. Can you please look at your skin and see if anong color ng inyong skin? You can unmute. Maitim. Kay ano? Kay Zia. Yellow. May hair pa. Yellow ba sa'yo? Yeah, ano bang yellow? Brown. Beige. Talking for picture, a little goldish pero parang yellow at saka a little bit whitish. Okay. So, ang sabi dito, sa melatonin, the more the skin is darker, or the more the skin is browner, meron ba ganung word? Mas marami daw ang melatonin. At the more na merong melatonin, mas healthy ang tao. That's why sa Amerika, yung mga tao ay nagbibilad sa araw. Nakita niyo ba yun sa mga ano, sa mga pictures? Okay, so Zia wants to be in the forest. Let's go to the forest. Ay, nasa forest na pala ako. There you go. Okay. Next. This non-REM sleep is when DNA repair and our body replenished themselves for day ahead. Okay. So, ito yung stage na to ay, ito yung time na pag natutulog tayo, you dream na. Kayo ba nananaginip pag natutulog? Okay. Pero itong REM, ito yung time pa lang na parang gising pa kayo pero antok na kayo. Ito yung time na yon. No, ito daw yung time na yung DNA natin sa katawan ay nagre-repair or nagre-replenish, nagre-recharge. Alam niyo ba yung parang charge kayo ng low bat na cellphone? Ganon din yung katawan natin. Parang ganon yung feeling. Nagkakaroon tayo ng energy. Next. Ayan. So, pagising natin kinabukasan, happy tayo, masaya at energetic. Pero kung kulang ang ating hours of sleep, pwede tayong gumising ng pagod, gumising na masakit ang ulo, at marami pang nararamdaman. Hindi tayo happy kapag kulang sa tulog. Ayan. Can Zia read this one? Staying awake can cause seriously bodily harm when we lose sleep. Learning, memory, mood, and reaction time are affected. Sleepness may also cause inflammation.
hallucination, high blood pressure can also can lead to diabetes and obesity. Okay. So, ayan na, nabasa niyo na pwedeng ma-harm ang katawan kapag kulang tayo sa tulogs. Learning, memory, mood and reaction, lahat yan apektado. Karamihan sa mga bata na kulang sa tulog, mahilig mag-tantrums. Alam niyo ba yung tantrums? Nagwawala. Ayan, inaantok na si Zia. Sleep kasi yung topic natin eh. Okay, next. Okay. Pwede ba itong basahin ni Ella? There was a man. Pwede na. Once the man was day. Awake for two days. Stayed for washing. Supper days. Soccer games. He died from a stroke. He died from a stroke. From a stroke. Ayan. Thank you, Ella. So, may isang lalaki daw nagising siya for 2 days. Kaya niyo bang gumising for 2 days? Hindi po. Ayan. Yung isang lalaki. Si ate, kaya. Okay. So, there was a man na gising siya for 2 days. At ang nangyari sa kanya, kakanood lang siya ng nood ng soccer game sa TV or sa laptop. Ngayon, dahil wala siyang tulog, namatay siya sa stroke. What happened? Sa tingin niyo, bakit siya namatay? Yes, Zia? Kasi ano po, na hindi ka po pwede makastay awake for 2 days kasi magte-take po yan ng 48 hours. Tama naman, di ba? Ang 2 days ay 48 hours. So, okay. So, hindi tayo pwedeng magising ng 2 days dahil ang ating mga katawan ay hindi makakapag-rest. So, kapag ang katawan ay hindi nagre-rest, overload, overused, overwork. So, lahat sobra, no? Yes, Ella? Ako kakagising ko pa lang eh. Sama 8 ako gumising. Ngayon? Apa. Oh. So, ang nakikita ko ba ngayon ay si Future Ella? Okay. Kasi 7:30 pa lang, mamaya pa yung 8. Ayan. Baka 6 p.m. ka gumising. Okay. So, ayan na, 2 days siya nagising at siya ay namatay. So, huwag niyong gagawin yun ha, lalo na pag sa mga edad niyo, bata pa kayo masyado. Okay, next. 6 hours, less than 6 hours, ang tulog daw na less than 6 hours ay nag-i-increase ng possibility na ang tao ay ma-stroke. At ang kailangan ay 7 to 8 hours kapag adult na. Nagko-cause din daw ito ng insomnia. Ibig sabihin ng insomnia, nahihirapan matulog sa gabi, nahihirapan matulog sa kahit anong oras ng tulog niya, hindi siya nakatulog kahit gustong-gusto na niya matulog, at nagkakaroon ng dementia or memory loss. No? Karamihan to sa mga matatanda, makakalimutin. Ayan. Next, pwede bang basahin ni Zia? Do not drink coffee. It blocks adenosine that makes you sleepy. Ayun. So, ang coffee daw pala ay hindi good. Di ba yung iba, pag gustong ayaw matulog, iinom ng kape? Kaso, kawawa yung ating adenosine. Hindi siya magpa-function ng maayos. Ayan. Maliban sa coffee, yung chocolate, ganun din. Pag kumakain tayo ng chocolate. Okay. Pwede bang basahin ni Ella? Naka-mute. Ayan. Without sleep. All negativities
Good job. Negativities. And ways. And ways. Cannot be. Cannot be. Removed from brain. Removed the made. From the brain. From brain. Okay. So, ayan, no, kapag wala daw tulog, yung mga negativities, pag sinabi negativities, ito yung mga pagod natin kahapon, mga heartaches natin kahapon. Ayan, ano pa ba yung mga waste ng ating buhay? Yung mga nakita natin yesterday na mga masasamang nangyari, ayan, lahat yan hindi mawawala sa ating brain. So, kinabukasan, bit-bit pa rin natin siya. Okay? So, importante magkaroon tayo ng sleep para kahit nandyan siya sa memory natin, hindi siya nakapile up ng ganyan kataas. Okay? So, tumutulong, ayan o, meron tayong tinatawag na ayan. Ang tawag niya ay si... Alam, nakalimutan ko yung name niya. Basta ayan, merong chemical sa ating utak na nagko-collect ng waste. Ayan siya. So, kapag natutulog tayo, gumagana yan, nagtatrabaho yan siya. Kino-collect niya yung waste sa ating brain at tinatapon niya away. Ayan. When we sleep, ang tawag niya pala ay si glymphatic system. Siya si glymphatic system. When we sleep, the lymphatic system acts as waste collector build up in our brain. It is much more active when we sleep. No, active siya kapag tayo ay tulog, sobrang active niya. Pero kapag gising tayo, nahihirapan siyang magtrabaho. Okay, so parang paglilinis natin sa bahay, 'di ba? Mahirap maglinis sa bahay kapag maraming tao, no? Linis tayo ng linis tapos lalakaran na naman yung nililinisan natin. Oh, so mahirap. So importante, tulog para pag walang tao, mas madaling maglinis. So ganun din si lymphatic system. Okay, next. Ayan, gumagamit daw siya ng tubig, ayan oh, katatawag ay cerebro spinal fluid. Now, we na wash away, no? Hinuhugasan niya pa talaga lahat ng lason sa ating utak, sa ating katawan, para tayo ay maging fresh at malinis. Okay, pwede bang basahin ni Zia? Lymphatic vessels help keep our immune system strong, keeping us away from any disease while we sleep. Ayan. So, ang healthy na katawan ay, maganda rin ang pagtatrabaho ni lymphatic vessels, ni lymphatic system. So, pag malakas ang immune system, tayo ay magiging strong at malayo tayo sa mga sakit-sakit. Ayan. Ayan, when we are awake, our body works. So kapag tayo ay gising, isipin nyo yung ating computer yan. Diba kapag ginagamit natin ang computer, gumagana siya, no? Pag naka-on. Pero pag naka-off yung computer, gumagana ba yung computer? Hindi. So nagre-rest rin yung computer. Ganon din ang ating katawan. Kapag tayo ay naka-on, bukas ang mata, gising, nagtatrabaho ang lahat ng ating parts ng katawan. Yung ating brain, ating eyes, ang ating heart, ang ating mga katawan, kailangan natin kumilos. At kapag tayo ay natutulog, sabi, the body can rest and repair any damages. Also, when we take our minds away from the world, so ganun din ang function ng Sabbath, no? Di ba napag-aralan natin yung Sabbath? Kapag Sabbath day, rest day. So kapag tinanggal natin yung isipan natin sa mga makamundong bagay, okay, so nagkakaroon din tayo ng refresh, nare-refresh din ang ating mga utak. Ayan, spiritual, ang ating spiritual life. Next, sleep is rest and rest is important to keep ourselves healthy. Okay, is sleep important? Yes po. Okay, thank you. Okay, so tapos na tayo sa sleep. Ano natutunan niyo dun sa sleep? Yes, Zia? No! Matulog po lagi early at saka matulog long. Kung bata, I think kailangan po matagal, yes, para mag-grow faster. Yes. Okay. Ang mga bata ay kadalasan 10 to 12 hours. 10 to 12 hours, no? So kung matutulog si Ella ng 7 p.m., anong oras dapat gumising si Ella? Sige nga, anong oras? Kung 10 to 12 hours?
Mga anong oras pwedeng gumising si Ella? 8. Okay, 8 ng umaga. Tama, mga ganong oras. Si Zia, mga anong oras siya gigising kung matutulog siya ng 9 p.m.? Oh, si Zia. 8:14. Okay, 8 din. Or, oh, kapag 8, kulang 9 hours lang yung tulog mo. So, ay, di ba 10, 12? Ay, tama, tama. 8 or 9 pwede yan. So, 8 or 9 pwede din. Yes, Ella? May sasabihin si Ella? Yes po, go. Ma, 1 ako gumigising sa umaga. 1 ng umaga? Opo. Wala. Wala pang araw yun ah. Okay, 1 a.m. wala pang araw yun. Okay, so siguro mga 5 ka no, or 6 pag nagising na si mama mo. Okay, next, punta na tayo sa water. Ayan. So bakit tayo umiinom ng tubig, Ella? Para hindi sila makasakit. Okay. Sila? Tayo yun. Okay? So, para hindi tayo magkasakit. So, ano daw ang mga nabe-benefit? Anong parts ng katawan ang nabe-benefit kapag tayo ay umiinom, Zia? Okay. Look at the picture. Kailangan pa natin uminom ng tubig kasi para maging healthy heart at saka mag-good mood at saka brain boost at saka weight loss. Muscle tone. Skin. Mm-hmm. Muscle tone. High. Metabolism. Metabolism. Lubricated. Lubricated. Joints. Yun. Oh, may sumaling pogi. Okay, next. Ayan. So, ang ating heart daw kailangan na ng water. Pag uminom tayo ng water, good mood. At ang ating brain ay happy. Ayan. Wala tayong sakit sa tuhod, wala tayong arthritis. Clear ang ating skin, walang mga dumi-dumi, butlig-butlig kasi malinis. Lagi nawawash away ng ating sweat, ating pawis. Ayan. At muscle tone. So, nakakatulong din pala siya sa muscle, no? So, kung gym tayo ng gym, push-up ng push-up, wala namang inom na tubig, hindi rin pala nabibuild ang muscle. Weight loss. Ayan. Kakapayat. Ang ating katawan daw ay ilang percent ng brain ang tubig. Go, Zia. 73. Ang ating... Huh? Ang ating lungs. Yes, 73. Okay, lungs. Go, Ella. Narinig kita. Nakamute ka, dear. Okay, ang lungs ay 83% at ang blood naman ay 95%. So, kung 100% ang ating buong katawan at 95% ang blood, ang katawan pala natin ay parang punong-puno ng tubig. Halos katawan natin ay puro tubig. Ayan. So, may kita natin ang tubig kahit saan. Ang buong mundo ay punong-puno ng water. Makikita natin siya sa lupa, sa mga snow, at sa ating buong katawan merong tubig. Ayan, ang mga babies daw ay pinanganak na may 75% ng water sa katawan. At sila ay sanay na lumangoy sa belly ng kanilang mama. So since ang mga baby ay lumulutang sila sa loob ng tiyan, do you know that? Okay, so kayo ay lumalangoy sa tiyan ng inyong mommies nung nasa tiyan pa ang mga baby. Ayan, 75% puro water yan. Tapos paglabas niya, anong food niya? Okay, unmute kayo para marinig ko kayo.
Milk at? Milk at lugaw. Oh, naglulugaw ka na ba nung pinanganak ka, Ella? Wow. Okay, sabihin ko yan sa mami, sa mama mo, naglulugaw ka na pala nung pinanganak ka. Si ano, si Zia. What do you eat? Milk po. Nasa na po ako ni mami at saka nagsasabaw po siya. Oh, nagsasabaw siya. Okay, nung nasa chan pa, oh, tama yun, no? More water, more baby na nagsuswim sa tummy. Okay. Ayan. Kapag nag-age na daw ng 1-year-old ang baby, nababawasan na yung water, no? Naging 65% na lang. So, ayan na si baby, oh. Okay. So, ano ba ang importance ng water sa ating katawan? Says here, ayan. Without water, hindi natin matatansya ang ating init sa katawan kung malamig ba or mainit. Diba? So, yung ating mga buto, ayan o, diba? Nalambot ng ating mga tuhod pag tinutupi-tupi. Dahil yan sa tubig. Kapag ang tao ay walang tubig, magkikiskisan yung buto at masakit yun. At ganun din sa brain. Ayan. Next, ang pinaka nagpapang ang pinaka mahalagang pinupuntahan ng ating water ay ang ating brain at ang ating heart. Yan ang pinaka importante sa lahat, no? Ang ating brain daw tsaka heart, naranasan niyo na bang humawak ng saging at nilimas yung saging? Yan, ganyan daw ang texture ng ating brain tsaka heart. Ganyan siya kabasa. 'Di ba? Basang-basa ang lap, ang ano, ang yucky. Okay, next. So ayan, we are like walking waters. We are like walking waters. Ayan. So, paano nga ba nababawasan ang tubig sa ating katawan, Ella? Pwede mo bang basahin yung tatlo? Sweet. Hindi namin mabasa. Ay, di ba? Sweat, urine. Sa number 3, Zia, go. Bowel, moments, and breathing. Moments. Ayan. Oh, pwede naman nagmo-moment habang ano, nagpo-poop. Okay. So, pawis, 'di ba? Anong ano ba 'yung lumalabas sa inyo kapag nagpapawis kayo? Anong lumalabas? Na-off 'yung camera imbis na ano, unmute. O unmute kayo dali. Ah, hindi ko marinig. Ayan. Ano ulit yun? Ano yung lumalabas sa katawan kapag nagpapawis? Pawis. Okay, ang pawis ay made up of, is it water or solid? Water or solid? Liquid or solid? Hindi pa nila alam yung liquid at solid. Okay, basa ba yun o tuyo? Sa. Basa. Okay. So, ang sweat ay basa. Ibig sabihin, may tubig. Ang urine, kayo ba'y umiihi ng tubig o ng ano, matigas? Go, Zia. Unmute ka, Zia. Huwag mo na i-mute. I drink water po. Ayun. So, ano ang ihi ni Zia? Basa ba o matigas? Basa po. Kay Ella? Basa. Ayan, basa. Bowel movements. Ayan. Ano ba ang bowel, ibig sabihin ng bowel ay tai or pupo. Nagpupupo ba kayo? Ang pupo nyo ba ay basa o matigas? Depende po. Depende. Bakit may ano na may tinutubol na ba sa inyo? Okay. So ang ating pupo ay hindi siya dapat matigas, no? Dapat ano lang siya. Hindi rin siya tubig, pero dapat maayos siyang lumalabas at hindi masakit sa ating puwet. Ayan, at breathing. Alam niyo ba nang inyong Alam niyo ba nang inyong hininga ay tubig rin 'yan? Do you know that?
Okay, try nyo nga kumuha ng mirror, tapos huminga kayo sa mirror. Okay, na-try, ayan, nahuminga na siya sa laptop. Nabasa ba yung laptop? Okay, so, ayan, pag huminga kayo sa mirror, mapapansin nyo, lumalabo yung mirror. Kasi, nababasa yung mirror. Hindi yun laway ha, hininga nyo talaga yun. Okay, ang ating hininga ay tubig din siya. So, nababawasan ang ating katawan every day ng 1 liter. Nakakita naman kayo ng 1 liter, isang malaking mineral water. Yan, ganyan karami ang nababawas sa ating katawan every day. Ayan. Yes, Ella? Doon sa may baso? Oh, mas malaki pa sa baso. Malaking, malaking bote. Mineral water. Mm-mm. Ganun karami ang nababawas sa ating katawan. Okay, so importante na kapag na... Yes, Zia? Ito ba po is how big it is? One liter. Yes, 1 liter. Or more. Depende kung gaano ka dalas magpawis or mag... Ayan, mag-sweat, mag-urine, or mag-bowel. Or syempre, paghinga, continuous yun, no? So, ayan. Next. Ayan. So, kailangan na ma-replenish ang ating tubig. Ibig sabihin, kung ano yung nababawas, dapat maibalik sa katawan. Ayan, next. Ayan, mahirap daw mag-maintain ng tubig sa katawan. Look at the plants. Ano yung nangyari dun sa plants sa gitna? Yes, si Ella? Nasira. Nasira or natuyo. Zia, yung third. Ano nangyari dun sa third? Nag-wilted po kasi nilagay po a lot tubig kasi nag-wilt po sila kung maraming tubig din eh. Ayun. So sila ay kung saano pa ay nalunod. Yes, Ella? Yung kaunti lang po inlagay yung tubig siya kainarawan, nabuo din po. Nabuo. Oh, so itong nasa gitna, natuyo siya, no? Tuyot siya kasi kulang siya sa tubig. Yung isa naman, sobra sa tubig. So tayo daw ay ganun din, no? Hindi pwedeng kulang sa tubig, hindi rin pwedeng sobra-sobra kasi malulunod naman yung katawan natin. At ano daw mangyayari? Itatakbo tayo sa hospital. Ayan, may ambulance sa baba. Okay. So ang tubig daw pag pumasok sa ating katawan, no, umaakyat siya sa ano, sa ating brain. Si ating brain nagsisignal siya sa kay ano, sa ating katawan, kay kidney. Ayan, nakita niyo ba yung picture sa kabila? Nagsisignal siya kay kidney na okay, sabi niya, sabi ni brain, "Oh, may dumarating na ano sa akin na tubig. Kidney, Mr. Kidney, can you please tell the blood to absorb it?" Okay, so ang gagawin ni kidney, ipapa-absorb niya kay blood. So itong si blood, no, mapupunta sa kanya si water. At ano mangyayari sa blood? Ano nga ulit? Nagta-travel siya sa buong katawan kasama ang oxygen para tayo ay makahinga ng maayos at maging maayos ang ating katawan. Okay. Ang isang bata, ang isang tao daw na ayaw uminom ng tubig, look at her, oh. Nire-reject niya yung water. Ang kanyang ihi daw ay, look at the color. What's the color of the ano urine? Yes, Zia? The color of it po is like color brown. Yeah, parang brown na siya, no? So, super dark na. So, nagiging super dark ang ihi. Ganyan bang color ng ihi nyo? Yes, Ella? Hindi po. Go, Ella. Anong gusto nang sabihin? Nakamute ka, dear. Hindi po. Ganyan yung ihi. Okay, so mas malinaw yun sa'yo. So sabi dyan, kapag ganyan daw ka-dark yung ihi, look at the girl, oh. Nagiging ano siya, nagiging mukhang sakitin. Malungkot siya, hindi siya happy, hindi siya good mood. Kasi may nararamdaman siya sa kanyang body. So, inom. Inom kayo ng water, huwag niyong kakalimutan uminom para happy yung inyong katawan. Okay, next. Ayan. Pwede ba itong basahin ni Zia?
Without water, we will get sick and may even die from stroke. Ayan, pwede pa nating ikamatay kapag wala tayong water. So ayan, si Heart at si Brain ay mag-best friend. They work hand in hand, they work together. So kapag naapektuhan si Heart, maapektuhan din si Brain. At kapag naapektuhan si Brain, maapektuhan din si Heart. No, so, ayan, balang araw, kung meron kayong Heart, Heart at Brain, Brain, you'll know better. Ayan, so look at the Brain. Kapag wala daw water si Brain, nahihirapan siya. Anong ginagawa niya, no, ni Brain? What do you think is Brain doing? Yes, Ella? Pag uminom ka ng kaunting tubig, hindi mo kaya. Siya kapag uminom ka ng madaming tubig, kaya mo na. Okay, tama naman. Yes, Zia, ano ang iyong opinion? Na ano po, teacher, uminom po madaming tubig. Mm-hmm. Tama, kasi tinan mo si Brain, no? Ang sabi dito, wala, kulang yung kanyang water, kulang yung kulay blue. Kaya nahirapan siya, hindi niya mabuhat. Pero itong isa, napuno ng blue, nakapag-work siya ng maayos. Yes, Ella? Ako yung pag yung tumakbo, ako pahiga siya. Kayong babilis ako tumakbo. Sobrang bilis ng puso ko. Sabi niya, tug, 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 tug. Oo, kasi napapagod ka. Na-exercise ng sobra si Heart. Kaya, kailangan mong uminom ng water para yung takbo mo at yung pawis mo mapalitan siya kaagad. Ayan. So, look at the man. Anong iniinom niya? Yes, Zia? Tubig. Tubig. How much water yan, Zia? Go answer. Madami po. It's like a whole can. Ah, diba? Buong galon, no? Buong galon ng water yung iniinom niya. Sa tingin niya, ano mangyayari dun sa guy? Okay, answer lang. Pwede kayo mag-unmute para diretso sagot. Okay, para maging mataba siya. Mataba. Ikaw, Zia, ano mangyayari dun sa guy? I think po, magiget pa siya a little stronger, pero parang mag-get din siya sick a little din po kasi parang mag-o-overflow na. Tama. So kapag kayo ay tinapon sa dagat at hindi kayo marunong lumangoy, ano mangyayari sa inyo? Yes? Malunod! Okay, so the same. Kapag umiinom tayo ng sobrang-sobrang dami ng tubig, ang tao ay nalulunod. Ayan. So, look at him. What happened? Nalunod siya sa tubig na iniinom niya. Ang mga naapektuhan daw nito ay ang mga mahilig maglaro at mahilig magpawis. Yes, Ella? Yung uminom siya ng madaming tubig, siya ka nabuhos niya lahat ng tubig na sobrang madami na galon. Na yan tuloy nalunod siya sa bahay, wala nagtutulong. Ayan. So ito yung ano yan, inom ka water. Yes, Zia? Ito ba pang nangyari? Nagsugat siya yung tubig at saka nag-flow sa bahay at saka the ball is also half alive right there. Okay, so ito ay example lang ito. Kumbaga, ito yung naramdaman niya para siyang nalulunod. Pero yung ininom niya kanina, nasa buong katawan niya yun. No, nasobra-sobra, no? Dahil nasobrahan siya sa inom, ano daw nangyari? Napuno si Brain. Nalunod si Brain, oh. Tapos si Brain, hindi na siya makapag-function ng maayos kasi nalulunod na siya. Ngayon, hindi niya mautusan si Kidney. Ito naman si Kidney, tumutulong din. Sabi ni Kidney, sige Brain, tutulungan kita. O, kaso ano nangyari kay Brain? Sabi niya, ay sobra-sobra pala yung water. So, ano nangyari dito kay Guy? Ayan, nahilo siya. Nasusuka siya. At kapag lumala ang kanyang sitwasyon, pwede niyang ikamatay. Kasi lunod na siya sa water. Okay, wala na mapaglagyan. Hindi naman niya pwedeng iihi agad-agad yun, di ba? Ayan. Yes, ano, Zia?
ano po, teacher? Diba po, ano, kung nalalunod po si Brain, ano po, ano po siya, mamamatay at saka baka mag-out of control po. Exactly. That is why yung lalaki ay nagkasakit dahil siya ay nalunod sa mga ininom niya. Yes, Ella? Dapat kaunti lang yung tubig iinumin niya. Dapat yung sakto lang. Huwag yung sobra-sobra, no? Okay. So, ayan o. Mga naapektuhan dyan madalas sa mga adult is, ano, maliban sa mga athlete, yung mga nag-a-apply ng trabaho na kailangan paihiin kaya inom ng water, nalulunod. Okay, next. So, ayan si water. Ayan. Importante siya kapag mainit ang panahon. Kapag malamig ang panahon, okay lang kahit di kayo masyadong umiinom kasi hindi naman kayo nagbabawas sa water sa katawan. Pero kung matirik na tirik ang araw at lagi kayo nagpapawis, you should drink water. Ayan. Ang dami ng tubig na iniinom ay depende sa bigat ng katawan, sa laki ng katawan. Kapag malaki ang katawan, more water. Kapag maliit naman ang katawan, syempre yung sakto lang na tubig para sa katawan. Okay? Next. Ang mga lalaki daw kadalasan ay 2 liters of water every day. Ito yung mga lalaki na kasing gulang ni Kuya mo John Bert. Yan. 2 to 5 to 3.7 liters of water. Ang dami, no? Siguro sa inyo mga ano lang, 1 liter or ano, or less, or more. Depende sa laki ng inyong katawan. Samantalang ang mga babae naman ay 2 liters. Ito naman yung kaila Ate Jam. Ayan, 2 liters to 2.7. Okay. Ayan. Ayan. So, ang ating mga source of water daw ay, ayan, sa fruits. Mga nagagamit siya sa pag-exercise. Ayan. At, yes, Zia? Di ba pa yung nagka-show po sa photo? Apple, at saka meron man or girl, at saka, ano, yung the mouth at saka there's like an eggplant. Yeah, it's a chili. So depende daw siya sa ano sa ating pagkilos. So ang mga nasa picture ay parang symbol lamang. So depende siya sa ating kinakain. Umalis Ella. Yes, Ella. Ano 'yon? Kailangan po kumain po kayo na madaming pang malusog para makakaano din po kayo, magbabasa, makakatulog at mag lalakad at bumili. Ayan. So, ayan. Marami daw sources of water. Minsan, umiinom tayo ng juice, ng kape, ng tea, ng mga bottled water sa labas, soya milk. Lahat yan ay in a form of water. Pero, tinan nyo yung sino yung first, sino yung top one. Yes, Zia? Ang top one ay si? Tubig po. Yan, si tubig. Si tubig ang pinaka top one. Ibig sabihin, kahit ano pang inumin natin, mas importante pa rin si clear water. Yes, Ella? Dapat yung tubig po kailangan inumin para hindi po masayang. Kasi masasayang po pag hindi nyo iniinom tsaka kukuwain nyo lang. Sayang yung pera. Oh, binabayaran natin yung tubig eh. Do you like the taste of your water at home? Nice. Yes, kayo ba ay umiinom galing sa gripo or mineral water? I drink from mineral water po. Teacher, who drinks from gripo? How about Zia? How about Ella? Do you drink from gripo or from mineral water? You're muted. Mineral ka din? Okay. Okay, let's... Ayan. So, ang lahat daw ng ating kinakain mostly ay puro tubig. So, para siyang kumakain ng tubig. Kasi diba yung mga food natin may sabaw. Ayan, katulad na itong mga fruits. Ayan, ito daw ay matutubig. Strawberry, cucumber, broccoli. Ayan. Tapos yung mga mahilig pa mag-shake. Pag sineshake nila, hinahaluan nila ng yogurt or ng milk, yan, iniinom nila. Nagiging healthy siya lalo. Oh, yan. Do you drink smoothies?
Yes, Zia? Yeah, may inom si Zia ng smoothie. Umiinom po ako ng smoothies. Si Ella? Ako, hindi pa ako nakakainom ng smoothies. Eh, okay lang yan. Marunong si John, si Kuya mo, John Bert, gumawa, di ba? Or si ano, si mama mo, yan, gumagawa yan ng smoothie. O, ask mo si mama, mama, gusto ko makatikim ng smoothie. Ayan. So, bili ka yogurt, milk, tapos mga fruits. Ayan. Tapos, i-blender, sabay, inom. Okay. So, ayan, habang nag-exercise siya, nakadextro siya ng tubig. So, that's only a drawing, ha? Hindi talaga dinadextrose ang tubig. So, ibig sabihin lang yan, habang nagtatrabaho or habang kumikilo siya, tuloy-tuloy ang daloy ng water sa kanyang katawan. Ayan. So, ang mga mahilig daw uminom ay nakakaiwas sa mga sakit na tulad ng Gauzia. Nakasabi po ng stroke, diabetes, and cancer po. Ayan. So, nakakaiwas sa mga sakit na stroke, diabetes, at cancer. Next. Ayan. So, kahit ano pa man ang ano, ang anong lifestyle meron tayo, kung mahilig tayo kumilos or hindi, mahalaga ang tubig para sa wellness ng ating puso, ng ating utak, at pagkilos ng katawan. Kailangan natin ng water. Okay, so what did you learn about water? Yes, start tayo kay Zia. Na ano po, lagi inom ng tubig at saka ano, huwag po madaming that much na tubig kasi overflow yung mga body. Malulunod ang body. O, si Ella, ano ang natutunan ni Ella? Inom po kayo na madaming tubig para hindi ma-stroke. Ayun. Okay, good. Good job. So, punta na tayo sa ngipin, dental hygiene. Do you brush your teeth? Opo, I like Sabado. Nag-brush ako ng teeth pag Sabado. Pag Sabado lang? Always, teacher. Always, night and morning. Every Saturday lang talaga? Sure ba? Gabi din ako nag-brush. So, morning and evening, you brush your teeth. Okay, next. Let's look. Ayan, we need our teeth for chewing so we can have to take care of them. Ano ginagamit nyo kapag umungaya kayo ng food? Yes, Lia? Ay, sige, go. Banana po. Nagkakain po ako ng ganyan. Kumakain po ako ng Coco Crunch with fresh milk. At saka, pagtapos ko yan, sa gabi, nagtutut-brush po ako. Ayaw sa nagiging corny. Ano yung kay Ella kanina? Kumakain ako ng banana at siyempre saka kumakain din ako ng donut at burger. So, what do you use? Anong ginagamit niyong pangnguya? Do you use your tongue? Okay, teeth. Tama. Toothbrush din ako. Good job. So, ayan, importante daw ang teeth. Can Zia read this one? Enamel is the strongest bone in the body, but unlike bone, it cannot heal itself when broken. Okay, so ang enamel daw ay, ayan o, nakaturo sa taas. Yan daw yung cover sa taas ng ating tooth. Matibay daw yan, pero yan daw yung klase ng bone na kapag nasira, hindi na siya kayang gumaling, hindi na siya gumagaling. So that's why, mapapansin nyo sa ngipin natin, minsan nagkakaroon ng color. Because that's a sign of decaying. Yes, Ella? Ako, dapat magtututbrush kayo sa gabi umaga para hindi masisira itin. So, ayan.
Nasisira ang cover natin kapag hindi natin nalilinis ang ating ipin. So ayan, umiiyak na si ano, si Teeth, kasi hindi siya gumagaling. Unlike sa ating bones sa katawan, like yung buto nyo sa daliri, buto nyo sa elbow, sa tuhod, gumagaling yan sila kapag na tayo ay na-fracture. Pero yung ngipin natin, hindi niya kayang magpagaling mag-isa. Okay, next. So, nakita nyo yung white part sa taas, yun yung enamel. Yung yellow, anong pangalan ng yellow, Ella? Dentin. Ano yung color pink? Ano, Zia? Pulip. Pulp. Okay, so that's pulp. P-U-L-P, pulp. Okay, so sa ilalim ng enamel, yun ang tinatawag na dentin. At yun sa ilalim ng dentin, yan ang tinatawag na pulp. So, itong dentin, sensitive ito, no? Kapag ito ay nasira si white, nasira si enamel, iiyak na to si dentin kasi sobrang sakit na. Tapos lalo na kung nasira pa si dentin, lalabas na si pulp at sobrang sakit nun. Okay. Next. Ayan. So, ayan siya. Ayan. So, ang ating teeth, kapag tayo ay kumakain, no, kahit tapos na tayo mag-toothbrush, madalas may naiiwan pa din dahil ang ating ngipin ay hindi siya dikit-dikit. Ang ngipin nyo ba ay dikit-dikit? Yes, Zia? Opo. Kay Ella? Sobrang dikit ng akin. Sobrang dikit. So, ang normal na ngipin ay dapat hindi siya dikit-dikit. Meron siyang awang sa ilalim. Ayan, no? Tingnan nyo yung sa ilalim ng teeth nyo. Dapat meron yun siyang awang. Kapag wala yan awang, ibig sabihin, meron na build up na tartar. At yung tartar na yun, yun ang magkukos ng decay. Okay, so ayan siya. Meron siyang mga space sa ilalim na maliliit lang, sobrang liit lang na space. So dyan sumisingit yung mga food at dahil dyan nakasingit yung food, yun yung nagiging cause ng decay. Yes, Zia? Picture? Yes? Meron ba pong part sa dito po na parang a little, parang meron parang ganito? Ano siya, yung tartar kapag na-build up siya, medyo color ano siya, medyo color yellow siya, tas matigas. Oh. Mahirap tanggalin. Yes. Oh, where's Ella na? Tumingin ba siya sa mirror? Ipis. Ah, ipis? Okay. Next. Ayan. So, ang ating ngipin ay, ayan o, nakikita niya ba? Yung ngipin kasi natin, hindi siya flat. Hindi siya flat lahat sa ilalim. Meron siyang mga, ayan o, hindi siya pantay. Tapos, meron siyang mga space. So, kapag kumakain tayo, pumapasok siya dun sa mga awang-awang na yan. Kaya, ang hirap linisin ng ngipin. Ayan. Ayan. Pwede mong basahin to ni Zia? Please read. Our mouth has a lot of bacteria more than the population of the earth. Some good. Some are bad. Okay, some good, some are bad. Okay, so ang ating ngipin ay puno ng bacteria. Mas marami para sa populasyon ng mundo. So kung populasyon ng mundo ay bilyon, ang bacteria daw ay mas marami pa dun. Sa ating bunganga, yan ang pinakamaraming bacteria. So, kapag di tayo nagtututbrush, yung mga bacteria na yun, nagpa-party sila every day, every hour, and every minute. Ayan, nagpa-party sila. Kasi marami silang makakain na mga leftover o mga tira-tirang food sa ating mouth. Ayan. At dahil dyan, dadami sila lalo. Tapos magkukos na ng decay. Ayan, ang sabi dyan, go, Ella, can you read it? They eat the same food as we do. Ayan. So kung ano yung kinain natin, like tinapay, kumain kayo ng candy, kinakain din nila yun. Lahat ng ating kinakain, the same lang ang kanilang kinakain. At kapag katapos na daw nila sila kumain, so example, nabusog na si bacteria. Ang gagawin ni bacteria, magpupup siya ng acid. Ayan. So dahil busog na busog siya, magpupup siya ng acid. Ang pangalan ng acid ay
Cavity. Ano ulit yung pangalan? Yes? Cavity. Ayan. O yan, si poop ni bacteria, cavity. At dahil dyan, si cavity ay magsistay sa ating teeth at magkukos ng black something sa ating tooth. Okay? So may kita kayong black-black dyan sa ating tooth, ang tawag dyan ay cavity. Okay? Next, ayun yung sumisira ng enamel natin. That is why we brush our teeth. The lesser the bacteria, the lesser cavity will destroy our teeth. Ayan. Yes, Zia? Yung bakit po, yung picture earlier na po sinomo, yung parang teeth, mm-hmm. ano po, parang bakit meron parang circle na ganito? Ayan. Po. Binilugan yung area na may awang or may area na may space. Yes. Look at the kid's teeth, oh. Tinan niyo yung teeth ng bata. Di ba, meron siyang awang? Wow! Di ba? Hindi siya dikit-dikit. Meron siyang space sa gitna, sa bawat teeth niya. Yes, Ella? Tapos, yung toothbrush ko, lalagyan nyo ng toothbrush tsaka yung maawang-awang para matatanggal yung maawang-awang sa toothpaste. Maawang-awang. Okay, matatanggal yung mga natirang pagkain. Okay, next. Ayan, so si... Ano yun? Okay. So, ayan. The cavity left at night will remain till morning. So kahit daw nag-toothbrush na tayo, no, Ella Zia, kahit nag-toothbrush na pala tayo, hindi pala nauubos lahat ng bacteria. May mga bacteria na sobrang ano, sobrang strong. Ayaw nilang matanggal. So hanggang umaga daw, nandyan sila. Kaya, importante din daw na pagising sa umaga, mag-brush ulit. Okay. So at least twice a day, at least morning and evening. Ayan, para mawala si bacteria. Next. Okay, things you do that are destroying your teeth. Ano yung number one? Pwede ba itong basahin? Nababasa ba ni Ella? Masyadong maliit. Okay, masyadong maliit. Pwede basahin ni Zia? Go. Number one, chewing gum that isn't sugarless. Gum can help prevent tooth decay by increasing saliva. Sugary gum, however, will coat your teeth and could cause future problems. Ayan. So, ang pag, do you chew chewing gum? Kumakain mo kayo ng bubble gum? No, my parents don't allow me pa. Si Ella daw ay kumakain ng bubble gum. So, ang mga bubble gum na matatamis, ang bubble gum daw na hindi matamis, okay lang. Pero yung mga matatamis na bubble gum, hindi daw siya healthy sa teeth kasi kapag tayo ay nagsaliva or naglaway, yung sugar na babalot doon sa lahat ng ating teeth at mas delikado siya. Yes, Ella? Hindi naman ako kumakain ng mga matamis, pero kinakain ko lang yung parang mga chewing gum din. Okay, so hindi matamis yung chewing gum na inaano mo. Sinuchu mo. Okay, number two, drinking soda or juice. Do you drink soft drinks? Hindi po. Ay, wait ko lang pa. Mm-hmm. Umiinom si Ella? Hindi na. Hindi na ako pinapayagan uminom ng Coke at Sprite. Ayan. Sabi dito, sugars combined with bacteria in your mouth create harmful acids. So, ang mga soda pala ay may sugar din. Kaya, di rin siya safe sa ating ngipin. Eating sticky foods. Starchy. Yes, go, Zia. Kumakain pa ako ng marshmallows. Starchy foods like potato chips and breads become soft and get stuck in between teeth. Gummy candy is full of sugar and also get stuck between teeth leading to decay. So, yan ang marshmallow, gummy bears, potato chips daw, and ano sabi dyan, mga bread. No, nagiging sticky sila, nagiging malapot sila at nasa stuck sa ngipin. Yes? Zia? I like eating potato chips and I like eating marshmallows. I like marshmallows the best because it's kind of soft and it's also sometimes sticky but it's still yummy. Mm-hmm. Okay, so okay lang kumain ng mga ano no, mga paminsan-minsan ng mga ganyang bagay basta magtutut brush.
Okay, number four, not brushing your teeth. No, pinaka-importante yun. Eh, pinaka-bagay na huwag gagawin. Hindi daw nagtututbrush ng ngipin. Number five, brushing too soon. Masyado naman daw, madalas magtutbrush. Okay, if you've eaten anything acidic, don't brush immediately afterward to avoid spreading the acid around your mouth. Toothpaste may not be strong enough to remove highly acidic content directly pa. Hindi pala sapat yung toothpaste para mawala yung acid. So, kailangan inom muna ng maraming tubig, magmumug muna, tapos maya-maya, saka na mag-toothbrush. Six, last, pwede mong basahin to ni Azia? Opo, I can see tiny letters. Mm-hmm. Thank you. Failing to floss. Flossing can help prevent gum disease, yet 37% of adults don't floss daily and 32% don't floss at all. Ayan. Do you know the floss? Alam niyo ba yun, ano yung floss? Si Ella, alam ba ni Ella yung floss? Hindi. Ang floss ay yung parang sinulid na nilalagay sa gitna ng ngipin. Alam okay. Ko po. Mm-mm. So, nagpo-floss si, ano, Zia. Para siyang sinulid na stretchable, tapos nilalagay siya sa mga gitna ng ngipin para matanggal yung mga nasa loob na nakabara. Okay, let's move on. Ayan, pwede rin mawala ng ngipin kapag na-aksidente. So, may mga na-aksidente, example, nadapa, nasubsob, nauna yung bunganga, yun, basag ang ipin. At ano daw, genetic problems. Ayan. So, itong mga genetic problems, sila yung mga pinanganak na mahina ang kanilang buto. So, ang kanilang ngipin ay hindi nagpo-form ng maayos at nagmumukhang shark. Ayan, sa baba. Okay? When you see someone na may ganyang ngipin, huwag niyang pagtatawanan, ha? Huwag niyo sabihin, ay, bungal. Ganun. Huwag niyo sasabihin ng ganun, ha? Kasi may iba na sadyang pinanganak na ganyan ang kanilang teeth. At nakakabawas yun ng confidence. Ayan, may floss si Zia. Ayan, no, Ella, pinapakita ni Zia yung floss. Ayan. So, that's what floss looks like. Okay. Yes, Ella? Si yung kaibigan ko, bungal naman siya, pero hindi namin pinagtatawaan. Tapos naglalaro lang kami. Mm-mm. Ayan, tama yan, no? Kasi yung teeth naman nila kapag bata pa, yung teeth pag bata pa, hindi pa naman permanent yan. So, pwede pa yan tumubo. Malay nyo, paglaki niya, pogi pala. Tapos, alam niya na, no? So, okay, next. Next is, tapos na yata. Do you know? Do you know in our country, you cannot be hired in a beautiful job if your teeth is not complete? Such jobs that faces people with a smile. Dito sa Pilipinas, kapag naghahanap tayo ng trabaho, madalas yung mga nagtatrabaho sa mall, at nakakita na ba kayo ng sales lady sa mall? Waiter. Sa mga Jollibee, McDo, may mga waiter, di ba? Yan. Kapag nag-a-apply daw sa ganyang trabaho, alam nyo ba na bawal silang mag-apply kapag hindi kompleto ang ngipin nila? Kasi they face people, humaharap sila sa tao. So hindi naman sila pwedeng mag-smile na kulang ang ngipin. So syempre magugulat yung customers, no? Ay, walang ngipin, kulang ng ngipin ito. So hindi siya pleasing, no? Hindi matutuwa yung customer. Yes, Ella. Dapat ganito lang ang smile. Eh paano kung natawa siya? Paano magsa-smile? Okay, can you speak without showing your teeth? Sige nga, try nyo nga. Like sabihin, ma'am, ano po order nyo? Sige nga, sabihin nyo yung ma'am, ano po order nyo? Tapos bawal ipakita yung ngipin. Sige nga. Okay. Ma'am, i-order po. I just say, Richard, I forgot. Ano po yung i-order ko? Ano, bawal takpan yung bunganga, syempre. Oh, okay. Yeah. Ma'am, ano pang i-order ko? Teacher, ano po yung word? I forgot. Ma'am, ano po order nyo? Okay. Ma'am, ano po ordering mo? Does it look good? Does it look good? Maganda ba tingnan? Huh?
Si ba, 'di ba hindi magandang tingnan na nakaganoon mag nagsasalita? 'Di para nakakatawa. Ano kayang ginagawa ni Kuya? Ba't ganyan siya magsalita? Okay, next. Ayan, look at that. Paano kung ganyan yung magiging ano nyo? Ayan, makakaharap nyo, tapos nagtatrabaho ganyan. Di ba kayo matatawa or mapapangiti pag nakakita kayo ng ganyan? Hindi pa naman po ako magtatawa. Okay. Pero dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas, hindi nila hinahire yung mga ganyan. No? Kaya kayo, I challenge you na ingatan nyo yung ngipin nyo. Dapat pag edad nyo ng mga 30, 40, kompleto pa din yung ngipin nyo para, no? Challenge yan ha? Dapat ingatan yung ngipin nyo. Kompleto pa din. Okay, Beth. Okay. Si Ate Jam ba? Kompleto pa ba ang ngipin ni Ate Jam? Apa! Yung ano, kompleto. Yung isang bagang wala na. Oh, wala na yung isang bagang. O, yung kay Kuya John Bert, kompleto pa ba? Nakabunot na nung Biyernes. Ah, kabunot lang ng Biyernes. O, oh, diba? Ilang taon pa lang sila? 16, 17, 15. O, oh, diba? Hindi na kompleto yung ngipin. So, I challenge you ha, ano, Ella and Zia, dapat pag age nyo ng 40, 20, 30, dapat kompleto pang ngipin nyo ha? Yes, Ella? I'm ready. Kukunin ko ako. Aking ngipin ko ganito. May bawas na ba? Wala pa. Okay. Kay Zia, may bawas na ba? Wala pa po. Is kung 20 na po ako, isi ko kung boba po ang teeth ko. Hmm, sige, try your best ha. Kasi mahirap kumain pag kulang ang ipin, hindi na ma-enjoy yung food. Okay, are we done? Let's see. Ayan, keeping teeth means keeping a healthy teeth. With good, healthy teeth, we can eat good and healthy foods. Ayan, so, ayan, I think we're done. Okay, ano natutunan nyo dun sa ating teeth, dental hygiene? Mag-toothbrush! Si Ella, at uminom na madami tubig. Okay, tama. Si Zia? Uminom pa madaming tubig at saka mag-brush ng teeth at saka ano, i-take care sa teeth. Mm, take care sa teeth, tama. Ano, hindi pa ba kayo inaantok? Let's ano, continue. Ako, hindi pa ako inaantok. Kasi dyan in track. Miss pa ako at okay. Okay, so let's continue dun sa sunlight. Sunlight means? Ano ibig sabihin ng sunlight? Yes, go Zia. Sun po. Sun, araw. Or ilaw mula sa araw. Light. Yes. So look at the two people. Yung araw ay nasa likuran nila. So they used reflectors. No? Nagbagamit sila ng reflectors para sa kanila mapunta yung araw. Ayan. So what they are doing, ayan, sarap sa pakiramdam niya, no? Nakasmile pa siya, no? So ano nga ba ang benefit ng araw? Ba't kailangan nating maarawan? Is good, is sun healthy for us? Yes, yes. Okay. Si Ella ba nagpapaaraw din? Papaaraw lang ako sa pag pinapalabas ako, pinapatulog ako pag hindi maaraw. Hmm, okay. Next, ayan. So ang ating skin pala ay mayroong cholesterol. Ayan, no, ang pangalan ay anong pangalan niyan? Dehydrocholesterol. Ayan. At yung oil na 'yon, kapag nasisinagan daw 'yun ng araw, nagiging ano nangyayari? Yes, Zia? Nagiging vitamin D po. Ayun. So, yung oil pala natin yung importante na pag naaarawan, nagiging vitamin D siya. Okay. So, ano nangyayari kay vitamin D? Napupunta siya sa? Sa tingin nyo, anong part ng katawan yan? Go, Zia. Yung sa first one, I think you heart po siya. Mm, yung no. Sa middle heart. Yung sa other one naman, sa before the heart, ano, I think, that's an organism. Organism. Okay, ang first part ay, oh, gusto nila eh. Tapusin daw. Gagamitin na ba yung laptop, Janbert?
Okay lang ba? I wanna continue. Okay lang ba sa ating mga ate, kuya? Please give me a thumbs up. Yes. Ha? Ah, okay. Okay lang naman daw. Okay, thank you. Okay, so ang first part ng katawan ay tinatawag na liver. Ayan, tinan niyo yung shape. Liver yung tawag dyan. So, si liver, itong si hydrocholesterol, no? Na natamaan ni sinag ng araw, napupunta kay liver. Tapos, itong si liver, ipapadala niya kay kidney. So, si wow. Liver at si kidney. So, best friend sila, no? Si liver, magsasabi kay kidney na, okay, here's the sunlight. Itong si kidney, sasabihin niya, okay, processing. Tapos, ayan na, lalabas na si vitamin D. O, di ba? Parang magic. Di ba? Nakaka-amaze. So, ganyan pala na po-form si vitamin D. Kaya, kung walang araw, wala tayong vitamin D. Okay? So, let's go. Ayan. At, balik muna tayo saglit. Ayan. So, ayan. Without vitamin D, hindi rin maa-absorb ng katawan si calcium. Okay? Alam niyo ba kung saan ang gagaling yung calcium? Sa iniinom natin ng mga milk. Ano nga kahapon yung topic natin ng mga milk products? Yes, Zia? Milk products? Meron po cheese na kasabi at saka din milk lang din po. Yung nararamember ko po, yung milk at saka meron cheese doon. Mm-hmm. Milk and cheese. Si Ella, ano nga yung mga may milk na products? Halimbawa, cake. Ano pa nga? Cookies. Cookies. What else? Ice. Hold on. Ice cream. Yun, ice cream. Nakamute ka, Ella. Ice cream and mga whipped cream. What else? Ayan. Yung cheese na melt na cake, tsaka yung cheese na yellow. Ayun. So, ang pizza ay meron ding cheese at ang mga lasagna meron ding cheese. Meron ding mga calcium. So, without vitamin D, sabi, kapag wala daw tayong vitamin D, kahit na kumain tayo nun, hindi siya mapupunta sa ating body yung nutrients. Saan siya mapupunta? Sa poop. Itatai lang natin siya. Kain tayo. Walang nutrients kasi kulang tayo sa vitamins. Next, ayan. So, ang skin daw ay nagpamanufacture ng vitamin D. Pero, hindi naman all the time. Healthy ang sun. Hindi pala all the time. Okay, sabi dyan, melanin from pigment cells protects the skin from ultraviolet rays. So, ang araw ay merong UV rays. Okay, at ang UV rays ay nagko-cause ng cancer. Skin cancer. Okay. So, sabi dito, to protect the skin, ano daw gagawin, Zia? To protect po the skin? Skin? Mag-cover up sensitive areas at saka mag-wear ng sunblock, limit at saka i-limit sun exposure. Ayun. Naglo-lotion ba si Ella? Ako po. Naglo-lotion si Zia. Si Ella naman. Naglo-lotion ako sa beach. Naglo-lotion ako sa beach. Ayun, sa beach. Oh, good job. Ayan. So, cover up. Magtakip daw ng balat. Pwede ba tayo maligo sa beach ng naka-jacket? Nope! Bawal! Nope. Bawal talaga. No. Pwede naman kung gugustuhin. Pero syempre, ang weird lang, no? Tingnan, naka-jacket. That's why we wear sunblock. Okay. So, let's look. Ayan. Ano yung sabi dyan, Ella? Can you please read? Avoid? Nakamute ka. Ano yung weed? Ayan, basahin mo. Avoid. Avoid. Sun. Sun. Exposure. Exposure. Between. Between. The hours. The hours. Of 10 a.m. 10 a.m. and 2 p.m. and 2 p.m. when the sun
When the sun is most intense. Ayan. Anong ibig sabihin niyan, Zia? Can you explain? Intense means na sobrang extreme na, yung sun, extreme na. Talagang super hot na. Ayan. Kailangan mo po ng sunglasses so your eyes won't hurt. Tama. So anong oras daw 'yon? Anong oras ng umaga 'yon? Yes. 10 a.m. to 2 p.m. Ayan, 10 a.m. to 2 p.m. Ano sa Tagalog ang 10 a.m., Ella? Alas? 10? Oh, ano sa Tagalog ang 10? Alas? Spanish pala yun. Alas 3 po. Alas 10. Okay. Baka alas 10 yun namabas. Alas 10 at hanggang alas 2. Yan, sobrang init daw ng ganyan time. Pero minsan 8 ng umaga at 9, sobrang init na, no? Sa panahon natin ngayon. Okay, so frequent and prolonged exposure to UV rays may cause skin cancer. So pag lagi tayo natatapos sa UV rays, nagkakaroon tayo ng cancer na de-develop. Okay, we're done with the sunlight. What did you learn from sunlight? Yes, Zia? Na lagi kailangan mo sometimes pumunta na sometimes kailangan mo po ng ng light sa sun at saka sometimes hindi kasi it causes some a little bit of bad skin na. Okay. At saka, mag sunscreen ka at saka mag yung sunscreen na lotion at saka mag put ka ng swimming suits so pwede ka mag-swim. Ayan, tama. Go, Ella. Ano natutunan mo sa sunlight? Magtutot best po at iinom na madami tubig at sunlight? Mag-sunglasses ka sa visa ka. Para gumanda ang skin. Tsaka palagi ka magpapaaraw. Anong oras dapat magpaaraw, Ella? Maaga. Anong oras? 7. Ayun, 7. Good job. 7 or kapag may araw na or 8. Ayan, wag lalabas ng arawan kapag anong oras, Zia? Or 2 p.m. Ayun. Or kung hindi pa kaya ng balat, no? Tapat kayo sa araw kapag masyado kayo nainitan, okay. Balik sa loob. Or magpayong. Okay, let's go to the air. Last na to, air. Do you like air? Yes, we need that for oxygen. Good job. We need it for oxygen, di ba? Napag-aralan natin nung nakaraan. So, look at this picture. What do you see? Yes. Meron po sun at yung sun po at saka buildings. Malaking building. Mga cars. Trees, at saka meron 3P pala ako nakikita. Meron lights. 3P? At saka meron din po clouds at saka yung sky andyan. Okay. Yung si Ella, ano nakikita niya? May nakikita ko araw, kotse, malaking building at ulap at madaming kotse at puno at tao. Anong kulay ng ulap tsaka ng building sa likod? Yes, Sia? The sun color po is yellow and the building... The cloud. Yung cloud lang tsaka yung building sa likod. Oh, the cloud color...
gray and a little whitish at saka the sun is color yellow. Okay. Yes, Ella? Yung gray po ulap at yung building sa likodan ng malaking building ay parang may gray siya ka may white? May gray din siya ka white. So, bakit kaya? Let's see. Bakit kaya gray and white yan? Look, oh. What do you see? Gray and white. Look at the gray and white part. Ano yung nagkukos niyan? Yes, Zia? The smoke po. Tama. The smoke. The smoke. Asan galing yung smoke kaya? Saan ang gagaling yung smoke, Ella? Ayun, from the cars. Okay, edit natin yung pictures. Okay, from the car. So, ano ang tawag dyan sa bad air na yan? Mayroon ba kayong idea? It's called po? Yes, Lia? Is it called po, ano, bad air? Pwede. It's a bad air or pollution. Ayan, pollution. So, tayo dito sa, ano, no, pinili ko yung topic na nasa loob ng bahay, no, kasi tayo na yun nasa syudad. So, sabi dito, indoor air pollutant concentrations are 3 to 100 times. So, tayo mga nandito sa syudad, wala masyadong puno, nasa tabi pa ng kalsada, at marami mga sasakyan. Ano sabi? Mas marami daw pollution sa loob ng ating bahay kumpara sa ano, kumpara sa mga nakatira sa probinsya. Next. Ayan. Ano daw yung mga bahay na may pollution? Confined, poor, ventilated. Hindi laging nakabukas yung bintana. Yes, Zia? Are we supposed to read those po, teacher? Pwede naman i-explain ko na lang diretso. Pwede. Would you like? Sige, ikaw, basahin mo. Okay po. Confined and poorly ventilated spaces, fuel used for heating and cooking, secondhand to tobacco smoke, overcrowded homes and insufficient living space, emissions of volatile organic compounds from paint, rugs, and other daily use items. Outdoor air pollution which is influenced by vehicles and industrial lands. Ayan. So, poorly ventilated spaces, kundi lang o walang bintana. So, kapag walang bintana, paikot-ikot lang yung hangin sa loob, yung utot, yung hininga, yung ano pa yung mga ano, mga amoy-amoy na mabaho. Ikot-ikot lang yan sa loob, lalo na yung area na laging may aircon at walang bintana. Walang time para makalabas yung hangin. So, paikot-ikot lang sa loob yung amoy at yung hangin. So, ano yung bad air, ano yung waste natin is called carbon dioxide. Wala na tayong oxygen. Okay? Fuels used for heating and cooking. Naaamoy nyo ba yung mga niluluto ng magulang nyo kapag nagpaprito sila o nagluluto? So, kasama daw yan doon sa klase ng air. Secondhand tobacco smoke, mga naninigarilyo sa labas ng bahay, sa tapat ng tindahan. Naranasan nyo ba yan? Sa mga kapitbahay ninyo, yan. Bad air yan, no? Nakakapasok sa loob ng bahay. Overcrowded homes, maraming tao masyado sa loob ng bahay, maraming mga kapatid. Takbo ng takbo, tapos yung mga alikabok, nagsiliparan, naaamoy yan natin. Emission of volatile organic compounds, yung mga pintura na ginagamit sa loob. Ayan, yung mga basahan. At lalo na pag naiinitan, yan, sumisingaw yan at bad air siya. Nagkukos ng bad air. Outdoor pollution, galing sa labas. Okay, so yung mga galing sa kotse at mga sasakyan na nakakapasok sa loob ng bahay. Ayan. The average person in US spends 90% of their time indoor. So, same lang din dito sa atin sa Manila. 90% na sa loob lang tayo ng bahay. Walang lumalabas. Hindi tayo masyadong lumalabas. Lalo na nung pandemic, no? Hirap na hirap tayo. Walang makalabas. Next.
So, nakita niyo ba yung baby sa ilalim? 1 meter ang kanyang agwat sa kanyang ina. So, ano sabi dyan? Ayan. Ang baby daw ay, tingnan natin kung merong picture. Ayan. Look at the picture. Pinaka mataas ang pulusyon daw, malapit sa sahig. No? Sa taas, konti lang yung pulusyon. Medyo may pulusyon sa medium level or kapag laging nakaupo dyan sa desktop. Yan, may pulusyon dyan. At ang pinakamataas ang pulusyon kapag laging nakahiga or nakaupo sa sahig. Yan ang pinakamaraming pulusyon. So, dapat laging na lilinis ang bahay kasi lalo na kung hindi masyadong binubuksan ang bintana para walang mastak na bad air sa loob. Next. Ayan. At ang madalas na naapektuhan ay mga baby. Dahil ang mga baby ay hindi naman sila matatangka, hindi naman sila nakarating ng kisame. So, delikado ang mga babies na laging nakaupo sa sahig. Next. Ayan. Can Rizia read it? Go. Indoor air pollution include bacteria, viruses, fungi, mites, health problems, allergies, asthma, complications, respiratory infections. Okay, respiratory infection. So, ang indoor pollutants ay nagkakos ng, ayan, bacteria, viruses, fungi, dust mites. Ito yung mga nagkakos ng allergy, nagkakos ng mga sipon-sipon, nagkakos ng mga muta-muta na hindi matanggal-tanggal. Yan, mga dumi. Health problems, allergy, asthma, and respiratory infection. Ito yung mga COVID. At mga ubo-ubo. Okay, so yan ang reason kung bakit tayo may ganyan. Okay, next. Proper ventilation, importante daw nabubuksan ang bintana. Maganda yung bintana nila kasi ang labas ay may mga kahoy-kahoy. Sa atin, kapag binuksan ang bintana, ano yung papasok? Yes, Zia? Fresh air and it's good for your health. Okay, fresh air. Pero may mga bahay dito na kapag binuksan ang bintana, ano ang papasok? Yes, si Ella? Yung masikip bahay namin, tapos pag binuksan namin yung bintana, yung papasok lang, ipis. Ipis. Okay, ipis. Madalas, usok ng sigarilyo, mga amoy pawis ng mga tao, lalo pag dikit-dikit ang mga bahay, at ano pa, mga usok-usok galin sa labas. Yes, Zia? Di ba ako mag-ask ng question? Sure. Ah, okay. Ayan. Greater awareness and understanding of the risk reduce impact of indoor air pollution on children's health. So, kailangan daw meron tayong awareness. So, ayan. That's why tinuturo sa inyo yung mga bagay na to para kayo mismo alam niya na kung ano ang gagawin. No? So, ano ang pinaka-importante ang gagawin? Dapat maglinis palagi ng bahay. Ano nga ulit? Linis ng bahay. Maglinis ng bahay. So, linis ng bahay po. Mm-hmm. So, si Zia, nakita ko na yung video na ito na nagwawalis siya, naghuhugas ng pinggan, nagpupunas. Yan, that's good. Si Ella, hindi ka pa nagsisend sa akin ng video, ha? Ayan, send mo ko ng video mo, ha? Yung naglilinis ka ng bahay, nagwawalis ka ng sahig. Ayan, ha? Give me your video. Ayan, para makita natin kung meron na kayong, natitrain na kayo maglinis ng bahay. Okay, let's go next. Ayan. It's what we breathe and is vital to our health and well-being. Ayan. Yung iba na may asthma, nakikita niyo ba yung picture ng babae? Meron siyang tinatawag na inhaler. Ibig sabihin, yung laman ng inhaler, yan yung gamot niya para makahinga siya ng maayos dahil meron siyang asthma. Ayan, hika. Ayan, tinan niyo yung baby, oh, naglalakad siya sa gilid ng kalsada, pero nakatabi niya yung mga sasakyan na umuusok. So, napupunta sa baby yung masamang hangin. Ayan. Ayan yung mga bad air. Tapos, naaamoy din ng mga nasa tabi ng bintana na nasa gilid ng kalsada nang nakatira sa syudad.
Yan, aamoy ang mga masasamang hangin. According dito sa ano, sa Amerika daw, 400,000 every year ang namamatay sa pollution. And take an action to tackle pollution, resources, transport, and energy. So, importante sa atin na magawa natin ang paraan na maging malinis ang ating hangin. Okay, so are we done? Ayan. Meron ba kayong idea, Zia and Ella, kung paano magiging malinis ang hangin? Yes, Zia, go. Spray it with water, with soap, and then spray it after with clean water. Ano? Huhugasan niya yung hangin. In short. Okay, idea mo, ano, Ella, paano malilinis ang hangin na tingin mo? Buhusan po ng tubig. Oh, buhusan din ng tubig. Tatamaan kayo yung hangin ng tubig? Okay, so sa atin dito sa syudad na meron tayong tinatawag na mga air freshener, pero hindi siya nakapaglinis ng hangin. Nafe-fresh lang yung amoy kasi mabaho na nga yung hangin. Pero ang pinaka-best way para luminis ang hangin, ano nga ulit yung hinihinga natin? Oxygen o carbon dioxide? Oxygen. Oxygen. Ano yung nilalabas natin na hangin? Oxygen or carbon dioxide? Yung nilalabas natin. The bad air? Yung bad air. Ano yung nilalabas natin? Carbon? Carbon dioxide. At ang carbon dioxide ay hinihinga ng mga puno at halaman. Di ba? Naalala niyo yung lesson natin? Ano naman ang nilalabas ng mga puno at halaman? Oxygen. Oxygen. Okay. So, paano natin marilinis ang hangin? Ang best way ay we have to plant more trees. Okay? Kasi kapag maraming plants, yung mga bad air, kukunin nila. Gustong-gusto nila yung mga bad air ng mga plants. Tapos, ilalabas naman nila in turn ay yung mga good air. At yun ang oxygen na ating hinihinga. So, yun ang best way para maging malinis ang hangin. Or, let's go out of the city and live where? San tayo masan? Yes po. Or that's the forest. Talaga, kailan yung mga camping natin para makapunta tayo sa ibang lugar? Nakailang tulog ka na, Ella? Naka-five. Oh, naka-five ka na. Oh, at least nabawasan na, di ba? Meron pa tayong 100 na tulog. Wah! Huh? Di ba? Matagal pa. Oh, at least nabawasan ng 5. So, ilan na lang? Oh, 95 na lang. Oh, sige, tulog pa tayo ng marami hanggang sa dumating ang camping. Okay. So, the answer is... Forest! That's a forest! Let's live in the places na maraming kahoy. Not specifically sa forest, no? Pero sa mga probinsya or mga lugar na maraming kahoy. Or, let's plant more plants here in the city. Na ano ba yung mga pwedeng ano, mga plants na flowers like that? Flowers. Para may mabawasan ang ano carbon dioxide. Oh yeah. Okay. So they will get stuck. Yeah, sana no lahat ganun. Okay, so do you have questions sa ating lesson? We tackled a lot, no? Ang dami nating pinag-aralan ngayon. So sino nakalala ng mga pinag-aralan natin ngayon? Ang unang-una ay sleep. What else? Yes, Dia. I remember, Papa. Okay. Start tayo sa sleep. Ano pa? I think that was sunshine after the sleep. Sunshine? Yes, Ella? Nakamute ka here. Nakamute ka. Magtutubos at magtutulog sa tamang oras. Okay, dental hygiene. Matutulog, sleep. Sunshine. Good air. Good air. And ano yung last?
to clean the air. Okay, ano nga, saan nga gawa ang tao? Dapat uminom tayo ng maraming? Tubig. Water. Ayun. So ulit, sleep, water, air, sunshine, and healthy teeth or dental hygiene. Okay, lima. Sino makaulit ng lima na yon? Sleep. Yes, Zia? Sleep. Sunshine. Ano yung pangat na? Clean air. Clean air. Healthy teeth. Healthy teeth. And? Oh, in-action ko na. Hold on. Hold on. I'm thinking what was it? Yon, drink water. Oh, si Ella. Try ni Ella. Ano yung five? You can do this, Ella. I don't know. Ano yung una? Sun, sleep. Okay. Then? Sunshine. Si Ella yung sasagot. Nakasagot ka na, Zia. Okay, yun. Na-perfect mo. O, si Ella naman. Si Ella. Ano yung five, Ella? Ano yung Ella? Clean ear. Okay, clean air. Pwede rin, clean ear. Okay, I'm gonna clean, action it. Clean air. And clean teeth. Mm-hmm. Sunlight. Okay. Water. And sleep. Okay, sleep. Okay, good job. Ayan, no, sa kahapon ang topic natin ay mga healthy foods. Ngayon naman ay about sa ating healthy body. Okay, so kaya nyo na bang maging specialist, health specialist? Huwag nyo kakalimutan yung pinag-aralan natin, ha? At i-apply natin hanggat kaya natin gawin, okay? So, let's sing our closing song. Grabe, naka 2 hours tayo. At di kayo na bored. Grabe. I'm not bored. Grabe, nilagpasan nyo pa yung ano oras ng pag-aaral ng inyong mga ate. 1.5 lang, diba? Yung one unit. One subject. Okay, let's sing God's Love. Yay. Yes? Ha? Saan ang? Ayan. Wala ba? Hindi mo ba nakikita? Ayan. Okay, nilakyan ko na. Joseph in a jail, he went on a safe in the valley of the world. And the world was not a number again. And the world was not a lion's den. The hope was for everyone to learn this from their face. That was love is wired in the sky, and it burned the blue, blue sea. As love can move the darkest thing, and feel the making of the peace. As love is dark in the day, and changing through eternity. Just as the grace was up and shown the child, they know he loves me. Who
If anything was for me, I'll learn this someday. The boss love is wider than the sun, and this world is okay, prayer attention, move. Okay, let's pray. Dear Heavenly Father, thank you so much for this wonderful Sabbath day. Get us, dear Lord, as we continue this evening. And please wake us up tomorrow para po makapagsimba po kami ng maaga. Gayun din, Panginoon, nawa, Panginoon, na hindi po makalimutan ng mga batang ito, ni Zia at ni Ella, ang kanilang mga pinag-aralan ngayong gabi at nitong nakaraang linggo. Gayun din, Panginoon, i-bless niyo po ang kanilang buong families. Nawa, Panginoon, na hindi po kami mawalan ng biyaya sa everyday. At ganyan din, Panginoon, na maging mabubuting bata po ang mga adventurers na ito. Ito lamang po ang aming samot na langin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagdinig. In Christ's holy name we pray. Amen. Miss pa si Ella? Okay, go. Unmute. Miss pa. Miss pa. Miss pa. Heavenly Father, may the Heavenly Father watches over us, watches over us, watches over you and me, watches over you and me, until we meet again, until we meet again. Ready, friend. Ready, friend. Thank you, Ella. Adventurers, attention. Adventurer BCBs, dismiss. Mom, thank you, Mom. Oh, magkaiba sila ng kamay. Okay, right hand. Okay, Ashwer, attention. Adventurer BCBs, dismiss. Mom, thank you, Mom. Baliktad, Ella. Okay, see you tomorrow. Thank you so much. Happy Sabbath. Paalam. I see you on Sunday pala. Bye-bye. Good night. Siya, simba ka din. Hindi mo kasimba si Siya.